Ano yan, Mr. Maravillas, parang nakasombrero ka? Binisita kasi ako mga kababayan ngayong araw na to ng isang viewer natin from Latrap, California. O, ito. Pero isa siya, isa siya mga kababayan na Ilocano. Kababayan ni President BBM. BBM. Tuwang-tuwa kasi siya mga kababayan. Imagine, galing pang California, nag-iikot sila sa iba-ibang bansa. At siyempre, umuwi siya dito sa Pilipinas, si Mr. Jose Joe Fiesta. And sa pag-iikot niya sa Pilipinas, ayun, napadaan po dito sa amin, sa lalawigan ng Albay. Nirigaluan po ako dito ng sombrero po. Imported. Hello sir, kamusta ka? Nanonood yun ngayon, mga kababayan. Ito siya mga kababayan, nagpicture-picture kami. Si Mr. Joe Fiesta at kasama yung kanyang family. Ako daw lagi yung pinapanood niya. Tuwang-tuwa daw siya sa ating vlogging mga kababayan. At nag-invite pa. Pag uwi niya daw uli, imbitado ako doon sa Lawag. Mamasyal kami doon sa Lawag, sa Ilocos Norte, yung lugar ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya ka nag-invite pa sa birthday niya daw. Imbitado ako doon sa California. So, kailangan kong lumipad, mga kababayan, papunta dyan sa California para sa birthday celebration ni Mr. Next year, Mr. Jose Fiesta. Maraming salamat po, sir, sa inyong pagbisita sa amin. Kaya isot ko muna to dito sa ating vlogging ngayon kasi manonood yon. Kasi lagi man siyang nanonood kahit nasa travel. Pwede yan, Mr. Maravillas, yung kwento ngayon. Ito yung kwento ngayon, mga kababayan. Sabi dyan, top government officials, bosses ng bayan, RPMD. Survey po, mga kababayan, yung trust rating and approval ratings ng mga top officials ng ating gobyerno. Nilampasan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday. Dapat man talaga niya, Mr. Maravillas, kasi kitang-kita, makaduda pa nga itong ratings ni Inday. Kita din niyo, March 28 to 23, latest survey ito po ng RPMD. O, tingnan ninyo mga kababayan, ang ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang trust ratings niya, 75%. Ang approval rating, 76%. Si Inday, 77% and 74% respectively. Si Mig Subiri, 73% and 70% respectively. Si Martin Romualdez, 75-72. 2 points na lang po yung lamang ni Inday kay Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Inday po palubog ng palubog. Yung tanggiri nga po mga kababayan, 4% yung bagsak ni Inday. E si Martin Romualdez, pataas ng pataas, parang espagueting pababa, espagueting pataas at pababa. Kita ninyo? Baka niya, Mr. Maravillas, nervyusin na niya yung mga DDS. Malamang mataranta na po sila kasi haros pumantay na po si Martin Romualdez kay Inday. So sabi dyan, the top government officials, Philippine Nationwide Survey is a component of the bosses ng bayan. A comprehensive evaluation of the performance of public officials using face-to-face interviews with a total of 10,000 adult respondents in a sampling margin of error of plus or minus 1%. So haros pa pumantay na po si Martin Romualdez. 75 si Martin, 77 si Inday. Sa trust rating, sa approval po, 74 si Inday, 72 si Martin. Pero top notch, sir, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung ating House of Representatives, mataas palagi po
ang trust rating ngayon, hindi tulad ng mga nakaraang panahon. Ngayon lang siya, sa leadership po ni Martin Romualdez, oh, trust rating 78%. Satisfaction ratings po, 75%. Yung Senado, 83% ang trust rating. Satisfaction rating, 80%. So sabi dito sa ano sa report, regionally, President Marcos' trust rating showed the highest levels in the balanced Luzon at 86.0%, followed by Visayas 75.1%, sa NCR 73.3%, in Mindanao 71.7%. Yung approval ratings niya mirrored this pattern with highest in balanced Luzon 81.6%, tapering through the National Capital Region 72.1%, Visayas 71.9%, and Mindanao 70.6%. So kahit mga kababayan sa Mindanao, mataas yung approval and trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Makita ninyo naman kasi napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo. Ang wala man lang po na nakikita ngayon na maganda yung mga DDS vloggers na mga sinungaling fake news sa peddlers po. Pero anya Mr. Maravillas, sino naman yung nagkakalat na na narkulis? May nag-share po sa akin ng document po. Yes, sabi natin, baka ikako galing ito sa puting ahas ng taga-American vlogger. Ngayon lang, ang nakalagay po na pangalan doon sa target ng operation, yung vlogger mismo na taga-America. Kung sinong mga pilyo din na mga netizens po yung nagpakalat nito, kinounter lang niya Mr. Maravillas yung fake news nila. O, ito siya, mga kababayan. Ang nakapangalan, the target, no alias. Ang mga target niya, si Crisicho, si Claire Aiden Contreras, alias Marlica, and some unidentified male and female cohorts, may pirma na yung team leader, walang pangalan. You see? Kaya sabi ko dito, may bagong kumakalat sa SOCMED na lista, malamang galing ito sa puting ahas, kaya credible siya, say ng mga anti-Marcos at batikang abogadong di Campanario. Diba, Atty. Glenn Chong, Trixie and Harry? Kasi yung mga pinakalat pong sabi ng Pidea, fake adya. Grabe po ang paniwala ni Glenn Chong. Pati si Trixie at saka si Harimau, halatang halata kayo na mga kasabwat kayo. May ganun talaga. Wala nga pong control number, wala pang ipinakitang pangalan ng nakapirmang team leader, tinakpan pa. Pagkatapos, sasabihin ninyo na credible. Paduda kayo. Sunog na sunog niya Mr. Maravillas yung mga fake news peddlers. Sunog na sunog at may lista tayo mga kababayan na nakita ko dito kung sino yung mga sinasabing fake news peddlers. O ito po ang na shinare ito sa akin, kinopya ko lang ito. Updated fake news peddlers. O tingnan ninyo yung mga pangalan. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung sino-sino to, marami pala sila po. Ha? Sinoan yan yan, Mr. Maravillas, ng share? Yun po yung pinapakalat sa mga messenger. Shinare sa akin. Yan yan, Mr. Maravillas, gano'n naman kasiguro ka na yan talaga yung mga fake news peddlers. Sila po nagpapakalat ng mga kung ano-anong chismis. At gustong sabihin nila, paniwalaan natin sila. You just imagine yung vlogger mga kababayan sa Amerika. Ang sources niya ng balita sa kanyang content po, puting ahas, ayon niya sa aking puting ahas. Kaya sabi ko sa post ko mga kababayan sa Facebook kanina, naniniwala ikako kayo sa
Naniwala si Eva, ikako, sa ahas na pahamak sila ni Adan. Then, naniniwala kayo sa vlogger na ang source puting ahas? O di ba? Saan kapulutin yan, mga kababayan? Pinaniwalaan ng mga nanonood sa kanya. Kung hindi, mga estupido kayo. Di ba? Ba't ka maniniwala sa tinatawag na puting ahas? Ahas nga. Ang ahas po, simbolo ng Diablo. Ang Diablo po, sinungaling. Yun ang nagtukso kay ano po. Ang unang fake news po na nambiktima sa sangkatauhan po, yung ahas, tinukso si Eva. Ayun, nadamay po si Adan. Comes the fall of man, of humanity. Nadamay po tayo sa sumpa. Pagkatapos kayo, naniniwala doon sa vlogger na ang source puting ahas. So malinaw po na anumang sabihin sa kanya ng puting ahas po, hindi siya totoo kasi sinungalingan. Tama? Ayun po, sunog agad sa PDEA. Kaya ang daming nag-react dito sa post natin po, mga kababayan. Sabi ni Fahar Lintas sa Erja, Sir Dante Maravillas, good morning. Thank you so much for continuously supporting our President PBBM. Sabi ni ATB ABS All Fine, totoo naman Dante ang ahas na house. Kaya nga po, bakit ka maniniwala sa isang ahas? Yun pala yung vlogger ang demonyo. Malok ang hitad. Sabi ni Corina Agsoy, paano kasi mga vangag sila naka-fentanyl? But anyway, wala man tayong makuhang mabuti, mga kababayan. Wala man tayong mapapala sa ganyang mga kwento. Mga kwentong Marites po at paninira. Dito tayo sa mga magagandang balita galing sa ating gobyerno. So ito po yung magandang mga balita. The administration of President Ferdinand Marcos Jr. is still on track to achieving upper middle income economy status by 2025. Despite the revision of the country's economic target for 2024, sabi po ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. O di ba nakakatuwa? We will become an upper middle income status. We will have an upper middle income status pagdating po ng 2025. So slowly but surely, mga kababayan, ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gumanda yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-improve ng ating economy. Ito pa, mga kababayan, Philippine exports surpass $100 billion, milestone in 2023. Driven by IT, BPM, and tourism sectors. Ito mismo yung sabi ng Secretary ng Department of Trade and Industry following the release ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BPM6 data. So this is a 4.8% increase from the previous year. Malamang niya, Mr. Maravillas. Sumama naman yung loob ng mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, kasi ang gusto nila, mga kababayan, bagsak. Bumagsak ang ating ekonomiya para may magamit silang panira sa ating administrasyon. Pero ganito, mga balita, na mataas yung ratings ng ating Pangulong Bongbong. Trust and approval ratings at talo na si Inday. Linampasan na ng ating Pangulo, lalong sasama yung pakiramdam ng mga taong yan. Dagdagan pa ng pag-unlad ng ating economy po, pati ng ating export. Kasi ang pinapakalat po nila, sa loob ng dalawang taon daw na lumipas, wala man nagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung titingnan po ninyo ang data, mga kababayan, kung iisa-isahin natin, in 2 years' time, nalampasan yung mga nagawa ng previous administration.
Kaya sila nagagalit po. Napapahiya yung previous administration. Ito pa, mga kababayan. Supported by robust macroeconomic fundamentals, the revised gross domestic product or GDP target growth will sustain the country's position as one of the fastest growing emerging economies in Asia-Pacific region, sabi po ng NEDA. Core set to keep Philippines one of ASPAC's or Asia-Pacific fastest growing emerging economies. Kaya sige po pa pakalat ng fake news ng mga DDS po, nag-fear-mongering sila dito po sa issue ng West Philippine Sea to discourage investors to come para po may magamit silang issue laban sa ating Pangulo, masiraan nila, saka sabay panawagan na mag-resign, iluklok na si Inday. Ganon ang script nila, mga kababayan. So sabi po ng NEDA, ang expected nila na growth ng ating economy is from 6.0 to 7% ngayong 2024 bilang isa sa fastest growing economies dito sa Asia-Pacific region. Di ba, mga kababayan, nakakatuwa ang mga balitang ito? Hindi yung mga fake news ng mga DDS vloggers po. Lahat po, baluktot yung mga kwento. Punong-puno ng karga at paninira po. O ngayon, sa issue naman po ng West Philippine Sea, ito yung mga developments. Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, talks ongoing for possible Philippine-US-Japan joint patrols, sabi po ng Department of Foreign Affairs. Yan po ang mga sources natin po ng mga balita, mga credible news organization, hindi yung puting ahas. Di ba? Ang source natin, kung hindi direkta sa Palacio Malacanang, kasi we have contacts with the palace through the Presidential Communications Office or direct from the officials of the palace, galing po sa mainstream, mga credible news organization. Di ba? Ganun ang responsible journalism. Hindi kung sino-sinong mga ahas yung pinagkukunan ng kwento. So, nagmamaterialize na po yung mga efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-engage yung ating mga kaibigang bansa para masupla po ang pagmamalabis kaganidan ng China dito po sa atin sa West Philippine Sea. Kaya galit na galit yung mga minions po ni Xi Jinping dito sa ating bansa. Kasi siyempre, naipapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang resolve, ang tapang to stand up against the aggression ng China. Whereas yung sinasabing maisog na leader, puppet pala. Lapdog ng China. Yung sabi rito, negotiations are ongoing for the upcoming joint naval patrols among Filipino, American, and Japanese troops in the South China Sea. So itong yung minimin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang statement na countermeasure package in response dito sa mga aggression na ginagawa ng China. But it is, proportionate, reasonable and proportionate at sumusunod sa international law. So sabi rito, the Department of Foreign Affairs made the confirmation ngayon lang po amid reports that a trilateral maritime activity may be mentioned in the joint statement of President Marcos, U.S. President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida when they meet at the White House sa April 11 po. Marcos, Biden, and Kishida will sit down to discuss trilateral cooperation to further peace and security in the Indo-Pacific and around the world. Sabi po ni House Spokesperson Karine Jean-Pierre. The three countries have recently been active in its campaign to ensure freedom of navigation in calling out China for its aggressive actions in the waters. Kaya po, di oobra
itong mga Doro Gentleman's Agreement ninyo na ang ibig sabihin pag-tridor sa ating bansa at sa mga mamamayang Filipino. Padoro Gentle at Gentleman's Agreement pa kayo. Paghodas ang pinakang sakto na tawag dyan. Kaya tama itong sinabi ni Dilima po. Mga huda sila sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Ngayon po sila. Diba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.